In layman's terms eh, ang concern talaga is bakit mahal, ang concern ng tao, and even the president in the campaign promised to bring down power costs. So in layman's terms, saan po ang problema, anong solusyon? Okay, yung isa tingnan natin yung taxes natin. So look at it again, kasi yung energy sector natin compared to the other countries, hindi to subsidize. Yung ibang bansa, Malaysia, Indonesia, may subsidy doon. So ang mga walang subsidy like Singapore, yung Japan nga, sinasabi nyo. So comparing ourselves to Japan and to Singapore, may items sa Singapore na mas mura din tayo. Like industrial. So yun yung mga tinitingnan natin. Taxes. The other one is yung the development ng sariling atin so that hindi tayo sa pool ng mga imported. So 57% ng total primary energy supply or yung pinagkukunan natin ng fuel is imported. Ibig sabihin, pag sumipa yung global prices, whether it's coal or coal, yan, actually, or no? Oil. Yeah, biggest natin is coal. Coal and oil. Coal and oil. Yes. Yun. So pag tumama yun, that's why we're injecting more renewables. Or yung renewables kasi, zero kadalasan yung fuel. Mahal lang ang umpisa. Yeah. Like mag-build ng hydro plant, pag na-build mo na yon, dire-diretso na yun, 50 to 100 years. Mahal nga lang siya sa umpisa. So yun yung ginagawa natin. How do we inject more RE sa atin? Pero ang pinaka-solution dyan na pang-consumer natin is nandun pa rin sa energy efficiency. Because sometimes, akala natin na yung 18 degrees Celsius na temperature sa aircon ay okay. Ang lamig nun Minsan kasi, gusto nilang sobrang lamig, nakakumot pa. So, ang tama dyan is gawin mong 24, gawin mong ang 25. Energy efficient pala, 24. Pero ma'am, pwede mo rin, kung naiinitan ka pa din, pwede mong samahan ng number one lang yung electric fan na medyo malapit sa'yo. Tapos bili ka ng maraming yellow 7-Eleven. Kasi ang aircon, pang-cooling, ang pag-move ng wind is electric fan. Yung mga ganyang adjustment pa lang, 800 pesos to 1,200 per month kagad ang benepisyo. Yung laptop ninyo, kasi sa opisina, no? Kung parati desktop, kaya naman ng laptop gamitin, yung transfer mo sa laptop, naging 50% kaagad yung bawas sa'yo. Eh kung kaya naman pala ng cellphone, cellphone mo na, from desktop to cellphone, 10% na lang yung ginagamit mong energy.